Welcome back to another vlog takeover. So for today, gagawa tayo ng famous bacon ricas baksilog. So ito yung para sa sauce niya, tapos ito naman yung bacon na gagamitin natin. So for the ingredients, kailangan natin ng bacon, full milk, tapos ito soy sauce, ito mayonnaise, butter, and of course, cheese. So papakita ko sa inyo kung ano yung first step. Okay, so for the first step, so ito yung kailangan muna natin lutuin, which is yung ating bacon. So, lalagay natin yung temperature ng ating pan sa 800. So, hindi tayo maglalagay ng oil dito sa ating pan kasi yung oil magagaling na siya mismo sa bacon. Yung fats ng bacon, doon na natin kukunin yung pampaluto sa kanya. Tapos, ang Ricas Baksilog, isa siyang famous na meriendahan sa La Salle, and meron din silang branch sa Molito. So, pag nag-crave kayo, ito yung pinaka-closest na lasa dun sa kanilang sauce. And, super dali lang niya gawin. Yung lahat naman ng ingredients, makikita niyo na sa inyong pantry. So, yeah. As you can see, super dali niya lang gawin dahil pag sasama-samahin niyo lang naman lahat ng sauce, and ito lang yung medyo mahirap na part dahil tumatalsik yung oil na nanggagaling sa ating bacon. Pero pag natapos na kayo magluto ng bacon, for sure, madali na yung cheese part. So, yan. Ilatag lang muna natin lahat ng ating bacon. So, paano nyo ba malalaman kung luto na inyong bacon? Pag nag-change na siya ng color and crunchy na siya. And ako, mas gusto ko yung parang pasunog na siya. And kayo naman bahala kung anong gusto nyong crunchiness nung inyong bacon. So yan, just let it cook. So we'll be back pag medyo brownish or golden brown na yung ating bacon. So yan, medyo nagbabago na yung kulay ng ating bacon. So dito sa pan na to, gagawin na natin yung ating cheese sauce. So for the first step, maglalagay tayo ng butter. So, lahat naman ng measurements itong ingredients is papakita ko naman sa description box. Doon natin siya mahahanap. So, kailangan ma-melt lang natin itong butter na to. So, just like what I said kanina, pa nag-crave lang kayo bigla ng Ricas Baksilog, ito na yung pinakamadaling way para makopy nyo yung recipe nila, or ito na yung pinakamalapit na lasa. And it's so easy to make, and lahat naman na ingredients nasa makikita nyo na sa inyong mga bahay. So yan, melt nyo lang yung butter. Pag na-melt na yung butter, pwede nyo na i-add yung inyong mayonnaise. So ang gamit namin is yung Japanese mayo, hindi lang yung regular mayo. Dahil nagdadagdag siya ng ibang flavor kasi sa regular mayo. So, yan. Hayaan lang din natin siya mag-melt kasama ng butter. So, habang pinahalo natin sila, pwede na natin i-add yung ating soy sauce. So, ngayon, mukha pa siyang hindi nagsasama-sama, pero pag pinalo na natin yung milk, yung cheese, mabubuo na yan. So, we can already add our milk. So, as you can see, it's so easy to make. Ang kailangan lang is kailangan maghalo-halo lang talaga lahat ng ating ingredients. So, yan. Ang next naman is yung ating cheese. So,
So, we'll be back pag medyo nag-melt na and naglapot na yung ating sauce. So, yan. As you can see, medyo nagbago na yung kulay ng ating bacon. And mamaya magiging red na siya. Tapos yung cheese naman natin, malapit na siya matunaw. And as you can see, nag-change na rin yung consistency ng ating sauce. Nagiging malapot na siya. So, ipa-fast forward ko na lang to para hindi masyado mahaba yung video. And papakita ko na lang sa inyo pag ready na yung ating sauce and yung ating bacon. So, we'll be back. So, yan. As you can see, ready na yung ating cheese sauce. So, hihintayin na lang natin na ubos yung ating bacon or maluto silang lahat. Dahil may mga naluto na rin naman tayo dito. So, papakita ko na lang sa inyo paano natin siya i-prepare. So, we'll be back. So, before natin i-plate, magluto muna tayo ng isang egg na ilalagay natin sa taas nitong pinipare natin na garlic rice and bacon. So, ito na yung niluto nating bacon kanina. So, pwede na rin natin ilagay yung ating cheese sauce sa taas. So, after natin siya lagyan ng cheese sauce sa taas, pwede na natin ilagay yung ating egg sa ibabaw ng ating dish. So, we'll be back. So, yan, nalagay na natin yung egg sa ibabaw ng ating bacon, cheese, and yung ating garlic rice. So, thank you for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe on our YouTube channel, and we'll see you on our next one. Bye!